Umalis na sa pangangalaga o kustodiya ng Kamara si Krizle Mago po. Kung inyo matatandaan, siya po yung opisyal ng kumpanyang Pharmally na nagbunyag at kalauna'y binawi ang pahayag niya laban sa kumpanya. Ang magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani naman ang hawak ngayon ng Senado. Binisita ng abogado na dating opisyal ng tanggapan ng Special Assistant to the President. Ang kalagayan ng imbestigasyon ng Kamara sa Kamara po tungkol sa Pharmally na yan sa pagtutok na ito ni Maki Pulido. Sa loob ng 2 hanggang 3 linggo, maaaring lumabas na ang report ng House Committee on Good Government and Accountability tungkol sa Pharmally Pharmaceutical Corporation. Nirerepaso na lang daw ito ng tanggapan ng House Speaker. Masyadong complicated yung mga issues kasi kailangan hindi na madali, pero definitely we will be careful in indicting anybody. Nakita na raw ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta ang preliminary report kung saan binanggit daw na walang nalabag na batas ang Pharmally dahil pinapayagan ng Bayanihan 1 ang pagbili ng walang bidding. Mahigit 8 bilyong pisong kontrata ang nakuha ng Pharmally kahit na kabubuo lang ng kumpanya at mahigit 600,000 pesos lang ang kapital. Maaring maliit ang kanilang kapital, but it happened that isila lang ang nakapag-supply. Ang imbestigasyon naman ng Senado hindi pa natapos. Nakadetine ngayon sa Senado sina Mohit at Twinkle Dargani, mga opisyal ng Pharmally dahil sa pagtangging ibigay sa Senate Blue Ribbon Committee ang financial records ng kumpanya. Inaresto ang magkapatid sa Davao City International Airport bago makaalis patungong Malaysia. Sabi ni Senator Richard Gordon, ang nagpakilalang abogado ng magkapatid na si Attorney Daryl Richie Valias ay Director 4 ng Office of the Special Assistant to the President, posisyong hinawakan dati ni Senator Bongo. Pero sabi ng Malacanang, hindi na konektado sa kanila si Valias. Nag-resign na raw ito noon pang March 1, 2021. Sabi naman ni Senator Go, wala na siyang koneksyon sa mga tauhan doon dahil noong 2018 pa siya bumitiw ng kumandidato sa pagkasenador. Sinisika pa naming makuhana ng pahayag si Attorney Daryl Richie Valias. Umalis naman na sa kustodiya ng Kamara si Krizle Mago, ang opisyal ng Pharmally, na umamin sa Senado na pinalitan nila ang expiry dates ng mga face shield para sa mga health worker. Binawi ni Mago ang testimonyang ito at sumailalim sa protective custody ng Kamara. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.